Magandang araw mga kabady. So for today's brand new video, papakita ko sa inyo yung paano natin itatanim yung binigay sa atin na malunggay mga kabady. Papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-mimix ng lupa na gagamitin natin sa pagpunla ng malunggay. So yung malunggay cuttings na meron tayo ngayon ay ibigay ng kaibigan natin taga Virginia, USA. Yung Virginia ay nasa eastern part ng Amerika mga kabady. Yung klima doon, pag tag-init, mainit ang panahon. Pero pag taglamig naman, talagang malamig. Malamig siya. Maganda yung tubo ng malunggay doon sa eastern part ng USA. So susubukan naman natin patubuin dito sa area natin dito sa Tacoma. Yung kakilala natin si Ate Irene Marcos, na nakita ko kasi yung tanim niyang mga malunggay doon. Ang ganda ng tubo niya. So minessage ko siya. Tapos sinabi ko kung pwede ako magkaroon din ng cuttings. So yun, nagpadala siya ng mga cuttings dito mga kabady. Tapos tinatanong natin sa kanya kung anong gagawin natin para pwede rin natin magpatubo dito. Meron tayong kapitbahay ng mga kabady na nag-message dun sa last na video natin na gusto din dyan niya ng cuttings ng malunggay. Si-share natin yung mga cuttings. Si-share ko rin yung siling labuyo na galing Hawaii. Ayan o. Yun, si-share din natin sa kanya yun. Okay, di ba mga kabady? Sharing is caring. So, samahan nyo ako mga kabady at papakita ko sa inyo kung ano yung proseso ng pagpupunla natin ng cuttings ng malunggay. Ayan, binabad natin sa tubig mga kabady. Ngayon lalagyan naman natin sila ng rooting powder. Isa na namang maulan na araw. Ayan. So magmix muna tayo ng lupa yung binili natin kahapon. So itatanim na natin yung sinan nilang malunggay sa atin mga kabady. Okay, sakto. Kaya natin. Off. Ayan. You want the one with the vegetable? Delicious, delicious? Yes, delicious! Ay! So your side is only the cheese, no? No, You want the vegetables? No vegetables for you? No. Yan, ilutuan muna natin ang pizza mga bata, mga kabady, for their lunch. Saka tayo mag-mimix ng lupa. Which one's delicious? Of course, the one. Cheese one or the... The one with the vegetables. This one. Always. Delicious yung the one with the vegetables? Yes or no? Or cheese lang? Huh? Cheese lang? No, I'm with like the tiny sprinkle things. Tiny, but all called it. Siya ng tomato, nilagyan ko siya ng tomato, bell pepper, tsaka onion mga kabady, tsaka broccoli. Ayaw ng mga batang ano? May vegetables. Raining? Yeah. Ooh, raining? Digital cameras were there. No.
Lakas! Ang sarap ng ulan! Lipat muna natin dito para maulanan sila. Ayan. Mix na tayo ng lupa niya, mga kabady. So ang mixture natin, isang manure blend tsaka potting mix. Maka special tong malunggay na tatanim natin, mga kabady, kasi favorite ni mami yung malunggay, kaya susubukan natin magpatubo. Nakakatawa kasi dito sa amin, mga kabady, kasi very challenging ang magpatubo ng mga halaman kasi malamig nga yung panahon. So kagaya ng mga halaman na malunggay tsaka mga saging, ganyan, pinapasok namin sa loob ng bahay para magkaroon lang kami ng pagkakataon na makabuhay ng mga halaman na ganyan. Imimix ko muna yan, saka natin lalagay doon, saka tayo magtatanim. Ayan, nahalo na siya maigi, mga kabady. Pwede na natin ilagay sa paso. So, bago nyo ilagay, make sure na meron kayong mga malalaking butas dyan. Kasi sabi, kailangan daw ng magandang drainage yung talim natin. So itatanim na natin, ilang bang piraso to? Bali 10 piraso, mga kabady. So try natin lagyan ng tigta tatlo, tapos yung isa apat. So tatanggalin natin yung wrapper. Pagdating niya kahapon, binabad natin ng buong magdamag, mga kabady. So gagawin natin, i-dip natin dito sa rooting powder. Please, mga kalahati daw ng puno ang iano natin, itatanim natin. Pag tayo sa Pilipinas magtanim nito, kahit wala ng mga rooting powder, eh, no? Kahit nga ihiga mo lang sa lupa, tutubo na. Ayan. So, yung last step ng process ng pagtatanim natin ng malunggay dito, mga kabady, babalutin natin siya ng plastic. Yung lahat daw, buo. Babalutin natin lahat. Saka
Hintayin na natin silang tumubo. Yun yung ginawa ko dun sa ano, yung talbos ng kamote. So hindi mo muna daw natin bubutasan yung plastic para hanggat di tumutubo yung malunggay natin. So ayan na mga kabady, nabalot na natin sila ng plastic. Ya muna natin muna silang ganyan. Tapos i-update ko ulit kayo sa susunod na mga video natin kung ano yung itsura nila, kung tumubo ba sila mga kabady. Ayos, dito muna natin tatapusin yung video natin. At sana abangan ninyo kung successful tayo dito sa pagpapatubo ng malunggay sa Washington Zone 8. Stay humble mga kabady, ingat kayo lagi dyan. Goodbye.